Kuya, magkano pong pamasahe papuntang Medicare? 25 po? Wala kuya. Nabili ko na po kasi lahat ng gamit. 5 pesos na lang po yung naiiwan. Pwede pong makasakay? Ha? 5 pesos na lang po kasi naiiwan na pera ko eh. Nabili ko po kasi lahat ng gamit ang anak ko. Po? Sabay ka sa akin ng escol? Ah, okay. Sige po, kuya. Sige po, ako. May school ba? Sige, kuya. Okay lang po. Hello, guys. Welcome to my channel. Sa umagang pong ito, nagsagawa po kami ng aming kauna-unang social experiment kung saan sinubukan po natin ang ating mga kababayang tricycle driver nasa kabila po ng kahirapan ng pamamasada at mahal na gasolina. Magagawa po kaya nila ang tumulong sa ating kapwa sa oras ng kagipitan. Kaya tunghayan po natin at panoorin kung ano po ang magiging reaksyon ng ating mga kababayang tricycle driver. Ay, kuya, nagagawa lang po kami ng social experiment. Na tinistingan lang po namin kung mapapasakay niyo saya. Kung may papasakay mo si ate ng 5 piso lang pamasahe. Magkano po bang pamasahe ngayon, pamitikir? 25. So, ito, testing lang po kami sa mga tricycle driver kung talagang magpapasakay. Pero bakit niyo kuya pinasakay si ate kahit 5 piso kasi lang? Kasi binili daw niya ng gamot eh. Oh. Wala tayong magagawa doon, binili niya ng gamot. Ihati ko eh, kailangan eh. Bait niyo talaga kuya. Ay, sarili niyo po yung tricycle? Okay. Kung magkano na po ang kinikita ng tricycle driver ngayon, kuya? Hindi rin kasi timaminti yung ano, minsan may medyo malakas ha, sa 500, 600, pero pag medyo ano talaga, 300 hanggang 200 lang talaga yung units na yun. Opo. Oo. Magkano na po ang gasolina isang litro ngayon, kuya? Sa ano, 75. Grabe, isang testing lang po namin, nagpasakay agad, nakapasakay agad kami ng isang. Thank you, kuya. Okay, thank you po. Salamat po. Yes po kuya, gandang hapon po. Bye-bye. Patanghali mo. Hindi po kuya, magkano pong pamasahe papuntang Medicare? 25 po. Wala kuya. Nabili ko na po kasi lahat ng gamit. 5 pesos na lang po yung naiiwan. Pwede po makasakay? Ha? 5 pesos na lang po kasi naiiwan na pera ko eh. Nabili ko po kasi lahat ng gamot ang anak ko. Po? Sa tagpong ito guys, tumanggi si kuyang driver na isakay si ate. Ngunit naghanap naman ito ng kapanya driver para ihatid ito. Kapansin-pansin naman ang tricycle driver na nakakulay blue. Kahit hindi siya ang tinatawag ay huminto ito at tinawag si ate. Okay. Sige po kuya. Sige po ako. May school ba? Sige kuya. Okay lang po. Napansin dito na ibang tricycle driver ang kausap ni kuya. Subalit itong tricycle driver na nakakulay blue ay tila ba hindi mapakali sa sitwasyon. Kaya nilapitan niya ito si ate at tinawag. Sabay na ba? Hindi po kuya, baka kasakali po ako, baka po pwede po makasakay. Pumunta ka na, Sol. Kuya! Pwede po ako makasakay?
Okay? Pupunta po kasi ako ng Medicare. Eh, nabili ko po lahat ng gamot ng anak ko. Eh, 5 pesos na lang po yung pera ko naiwan. Okay lang po. Sige po, kuya. Salamat po. Wait lang po, kuya. Wag niyo po munang paandarin. Salamat po. Susatapin ko, hello. Hello. Sige lang. Saglit lang. Saglit lang. Actually, kuya, nag-ano lang kami, nag-social experiment. Kasi si ate, alam mo na rin, di ba? Walang pamasahe. Ilan ang pera mo? 5 pesos. Pero bakit yung kuyayin natin? Story mo katulong po sa mga ganyan ba? Mahirap na nga, di ba? Kaya nga po. Sari lang yung tricycle, kuya. Opo. Ano pong pangalan niya, sir? Don Ibanada. Ibanada? Don Ibanada. Taga Niwarbakan po kayo, di ba, sir? Opo, okay. Magkano na po ang kinikita ngayon ng tricycle driver, sir? Hindi po, sa minsan 500, 300, 200, hindi pa rin. Kaya nga po, tapos magkano ng gasolina ngayon? 75. Maraming salamat, sir. Hindi kayo nag-alangan talaga tulungan si ate. Sir, thank you po. Natin po ito, Dan. Wag na po. Thank you. Dito guys, ang susunod natin na tricycle driver ay personally nakakilala ko po ito. Subalit hindi po ito kilala ng ating kasabot. Kaya tingnan ko natin ang maging reaction ng tricycle driver na kakilala ko. Hindi ko pa si lahat ng gamot ng anak ko. May pesos na lang po kasi may iwan na pala ko. Salamat po, kuya. Wait lang po, kuya. Yan lang po. Okay lang po. Wait lang po, kuya. Wait lang po. Huli ka ngayon. Kala mo. Dali lang. Patay mo lang. Social experiment lang ito. Tinitesting lang namin yung mga tricycle driver dito sa Ruas, Palawan. Ano ang kwanik, ate? Ubus na raw pira niya, 5 piso na lang papunta ng Medicare. Papunta na. Oh, bakit? Ang tanong, bakit mo ihatid 5 piso na lang pera niya? Eh, kung wala na talaga, bakit di mo ihatid? Saka isipin mo na lang yan sa bata. Oh, kaya nga po. May anak din ako eh. Sarili mong tricycle to, di ba? Oo. Oh. Magkano na ang kinikita ng tricycle driver ngayon dito sa Rojas? Depende. Ang pinaka palagi mong naiuwi sa pamilya mo? Isa, 300. Oh, kita mo, di ba? Magkano na ang gasolina ng... 75. Puta, kita mo yan. Okay, ganon kahirap ang hanap buhay na pag-tricycle. Pero willing kayong tumulong sa oras ng kagibitan, katulad ni ate na wala ng pamas. Naranasan ko na rin yun. Ano nga sir ang pangalan niyo, sir? Alan po. Alan Maduro. Maduro. Okay. Guys, Alan Maduro, guys. Talagang sila nagpapatunay ng mga tricycle driver ng Ruas, Palawan ay talagang likas na mababait. Actually, sir, hindi lang po kayo yung nauna naming tinistingan. Nagtisting na rin po kami sa iba talagang. Halos lahat sila ay gustong magpasakay talaga. Gusto talaga silang tumulong. Pagdating naman sa gayo, wala namang problema. Hindi ano man ito. Ano masabi mo, ate? Thank you, sir. Kahit na sa kanting halaga, mas malaking halaga na rin po ang naitutulong nyo para sa dagdag buhay ng anak ko. Guys, hindi guys tinanggap yung ating regalo, pero maraming salamat. Biglang. Thank you. Kuya, magkano na po pamasahe papuntang Medicare? Mention po po. Kuya, nabili ko po kasi lahat ng gamot ng anak ko. 5 piso na lang po may iiwan na pamasahe ko. Okay lang po.
Salamat po kuya. Wait lang po kuya. Saglit lang po. Patabi lang po ako kuya. Saglit lang. Hi kuya. Magandang umaga po. Ano yung interview? Opo. Actually po ang ginagawa po namin ngayon ay social experiment lang po dito sa Ruas. Tinitesting lang po namin kuya yung mga tricycle driver kung handa po bang tumulong sa oras ng kagipitan. Oo, kasi at saka isa pa malayo yung Medicare kuya, di ba? Oo. Kaso lang yung sitwasyon ni ate kasi ano eh, yung galing tayo ng Medicare, walang gamot doon. Oo. Tapos yung laboratory dito pa sa bayan. Oo. Tapos naubusan na siya ng pera, 5 piso na lang. So lang mahirapan naman siya makabalik, 5 piso, sino mapapasakay sa kanya, di ba po? Oo, kaya nga po. Sa inyo sir, sa yung sarili po ninyo ng tricycle? Ah, okay po. At saka mahal ng gasolina ngayon. Oo, ano pong pangalan niya sir? Fidel Cayo. Fidel Cayo? Maraming salamat sir dahil siyempre natutuwa pa rin kami dahil dito sa Rojas, Palawan, marami pa rin ng mga tricycle driver na may magandang loob. Thank you po. Thank you po sa oras ninyo sir. Okay, maraming salamat po. Thank you po. Pahali kuya, magkano na po yung pamasahe papuntang Medicare? 30 po. 30? Hala kuya, nabili ko kasi lahat ng gamot ng anak ko. 5 pesos na lang yung naiwan na pera ko. Okay lang po magkahati. 5 pesos lang po kasi naiwan na pera ko. Nabili ko po kasi lahat ng gamot ng anak ko. Okay lang po. Salamat kuya. Wait lang po kuya, patabi lang po. Hi sir, magandang tangali sir. Ano lang sir, nag-gawa lang po kami ng social experiment dito sa Ruas, Palawan. Tinitesting lang po namin yung mga tricycle driver kung talagang willing silang tumulong sa oras ng kagipitan. Bakit nyo sir pinasakay si ma'am? Ito, alam po yung sabi niya. Anong? Kailangan na lang yung gamot. Tapos yung pamasahe niya, magkano na lang sir? 5 po. 5 piso. Magkano pamasahe yung papuntang Medicare? 24-30 yan. Oo, di ba? Ano po pangalan, yung pangalan niyo sir? Jury po. Jury? Danggan po. Danggan? Taga saan po kayo sir? Taga Minara po. Taga Minara. Unang-una sir, nagpapasalamat kami dahil siyempre isa kayo sa patunay na talaga ang mga tricycle driver ng Ruas, Palawan ay talagang mababait, willing tumulong. Sarili niyo po sa ng tricycle? Boundary po sa ante ko po. Boundary lang po kayo. Magkano po ang boundary ng isang 120? May pamilya na po kayo sir? Meron po. Magkano po ang inuwi ninyo sa inyong pamilya? Kadalasan magkano? 400. Mataas na yun ng 400. Diba? Ganon kahirap yung buhay ng tricycle driver. Pero kahit ganon pa man kahirap, willing pa rin kayong tumulong sa ating kapwa. Ano sir ang masasabi nyo sir sa mga kapwa mo driver na hindi katulad ng ganitong sitwasyon pero talagang nangangailangan din ng tulong na, sa oras ng kagipitan? Ano po masasabi nyo sir? Tulungan na lang po niya. Maraming salamat. Kaya nga po sir. Maraming salamat po ulit sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay, thank you very much sir. Thank you. Okay. Tabi lang po ako. Tabi lang po kuya.
Hi, sir, magandang umaga po. Actually, nag-ano lang po kami ng social experiment dito sa Ruas. Tinitestingan lang po namin yung mga driver ng Ruas, Palawan. Talaga bang willing tumulong sa oras ng kalipitan? Ano pong pangalan niyo, sir? Tim Galumalim, sir. Taga saan po kayo, sir? Dito sa Puton. Taga sa Barangay 3. Bakit niyo, sir, kinasakay agad si ma'am? Kasi, sir, sabi niya, mami, teacher, yung nakaraan, yung kapatid ko na hospital din, naitindihan ko na ipit din ba? Ito guys, naramdaman ko si Kuya ang kanyang tago sa pusong pagtulong. Dahil tibit na naranasan niya ng hospital ang kanyang kapatid. Naisip ko na rin na kahit wala siya ipamasahe, balik ko lang ang ano niya. 5 piso. Kasi 5 piso na lang natira sa pera niya eh. Kasi di ba sir, na-experience natin lalo na dyan sa Medicare. Minsan po, walang gamot yung Medicare. Bibili pa tayo dito sa bayan. Tapos laboratory, wala din doon sa ospital. Dito rin tayo magpapa sa bayan. Wala tayong pera. Kaya tinitesting po namin ngayon. Kasi halos karamihan na naranasan natin to, lalo na pag na-hospital tayo. Kaya tinitestingan namin yung tricycle driver. Kung talaga bang willing ba silang tumulong sa oras ng kalipitan or hindi. Kaya hindi lang po kayo sir ang nag-iisa. Kasi marami na rin po kami yung tinesting kanina. Talagang willing po. Halos lahat po willing talagang tumulong. Nagsisimula pa lang kami sir sa YouTube. Open niyo po yung subscribe yung aming channel, Tyben TV. Dito lang po sa Ruas, Palawan po sir. Okay lang sir, na ipapalabas namin po sa YouTube sir.